Hello, mga manis. Welcome back to my channels again. Hello, what's up, Mr. M? Nagbabalik. So, may isang nag-comment sa aking isang vlog dun sa furniture ko last time. So, for this video, sagutin ko ang comment mo. So, shoutout sa'yo. So, before I start, guys, andito ako sa Yuda University. At ito yung kanilang area. Yan. So, yung mga taga Miauli, dito sa may Holong, itong pwede nyo puntahan. So, shoutout sa mga nanonood ng aking vlogs. And shoutout pala dun sa aking isang kabady na kabatch ko na kalokohan ko pa. Punta rin siya kung anong gagawa niya. Try natin sa pito. Bigyan mo ako guys dyan ng isa, no? 3-point shot. Bigyan mo ako ng 3-point shot. Isa lang. Ikaw. Alapag style. Yun! Tanga na, 3 points! Kahit yan! Buwang uha! So yun guys, tara, pagbigyan nyo na ako. Anong gagawin ko mamaya? Aking kabady si Louie. So shoutout sa'yo, Brad. Sasagutin ko na ang tanong ng aking isang nag-comment sa aking isang video. Kung paano daw ba, or kung qualified ba siya magtrabaho dito. So, sasagutin natin yan in 5, 4, 3, 2, 1. Hello mga kamanatics, welcome back to my channel. Kung bago ka sa channel ko, please subscribe to my channel and please pakihit na rin ang notification bell para updated ka sa mga videos na i-upload ko. Tara, makitrip, makiit, and makitrouble dito lang yan sa Kamanatics in Taiwan. Hello mga kamanatics, welcome back to my channels again. Today's video, sasagutin natin ang isang nag-comment sa last videos na in-upload ko. So, try natin sagutin ang mga tanong nyo. So, ang unang tanong dito, boss, may sample ba dyan ng... Hindi, shoutout muna pala tayo. So, shoutout pala kay Paul, Master Paul ng SLT Department. And shoutout pala sa aking mga kaibigan na sa aking bagong department na TNR and LS. So, shoutout sa inyo guys. So, back to the topic tayo. So, ang unang tanong dito, paano daw ba sila maka-qualified kung pupunta sa dito sa Taiwan? So, question and answer portion tayo guys. So, from, I don't know, ano niya, kay YTB. Boss, tip naman, anong sample ng exam dyan? So, guys, magbibigay ako guys ng isang, magagawa ko na isang video na para magkaroon kayo ng idea kung ano exam dito, especially sa mga Comsci, IT, Field of Engineering, and Computer Engineering, and different kind of engineering. Pasok po tayo dito. So, question and answer tayo guys. And para naman kay YT Support Subscribers, maganda po ba yung company? So, as my experience sa mga company guys, magkakaroon kayo ng background checking ng company bago kayo pumasok dito. Hindi yung basta pasok lang kayo, apply na ganito, hindi. So, you need to search ano ba yung background ng company, maganda ba sila magbigay ng benefits. So, mga ganong point. So, pero kung in my own opinion, disclaimer guys, it is my own opinion, kung ano yung masasabi ko sa company namin yun, I can give more than 100%, but siguro bigyan ko siya ng 85%. Hindi ko masasabing super taas kasi yung satisfactory kasi guys, hindi ko pa na-meet kasi bago pa nga naman ako. I'm only 10 months din sa aking company. But from the first day and the last day ko naman dito, or first day and until now, wala man ako ma-experience na hindi maganda na na-experience ko. So, pero hindi ako bibigay agad ng 100% kasi ongoing pa naman yung pagbibigay ng nila sa mga Filipino workers. So, shoutout muna tayo kay Josler TV. So, as lang po, possibly bang ma-hire dyan sir kahit walang experience ng semicon. Pero graduate po ako ng engineering.
sa in your case, sir, I cannot assure na matatanggap ka, and I cannot say din na hindi ka matatanggap. So mas maganda pumunta ka dun sa agency na i-recommend ko na dun ka pumunta, kasi at least sila mga may mga experience na sila magpapa hire ng mga engineer sa ibang bansa. So kung walang experience naman, yung edge mo kasi, ang titingnan kasi dyan sa mga employer pag in-interview ka, ano yung alam mo dun sa trabaho. So as may experience, kasi ako may experience sa Semicon before, and meron din akong experience dun, wow, sa manufacturing. Kaya siguro nakaya ako. Pero huwag ka mo lang agpag-asa. So kung wala kang experience, may mga company naman na hindi kailangan na experience. Oh, next naman tayo kay Red Bull ang Tan. So shoutout sa'yo. Sir, maayong hapon since imo na estate. So ang Bisaya ka dong? Bisaya ka dong? Dili ko kabalong ha? Kaunti lang. So ano, nga pala sila testing, ma-qualify ba ako? Man good ko magtrabaho sa Semicon formally. Oh, so galing siya ng Semicon. So mataas yung chance mo na makapasok dito sa makapag-apply dito sa bansang Taiwan kung meron kang experience sa semiconductor. So especially test ka pala, oh, test. So karamihan kasi dito mga semicon conductor ang mga company, halos karamihan. Kaya malaki ang malaki ang chance mo na makapunta rito or makapagtrabaho dito. Except kung ikaw ay overage na, kasi I think ang kanilang age limit lang is 36 below. So kung medyo ano ka na, alam mo na natin, tumatanda na tayo, I don't think so, pero ayoko kitang paasahin, pero that's the rule of Taiwan. I don't know kung bakit 36 lang. Oh, so no! Yun guys, hanggang 36 lang. So sad to say, pero yun talagang policy nila dito. So 36 below lang. And shoutout kay Algerico Kapiri. Kapiri na ba? Sir, magkano ang sahod ng engineer sa KYEC? Ilalaban tayo, puta gala. Ayaw ko magbigay ng exactly amount. Ayaw ko magbigay ng tanging to. Sige, wala na ako. Ayaw ko magbigay ng idea kasi I think bawal kasi na-expose kung magkano yung sahod namin dito. But then, ako na nagsasabi sa'yo na hindi ganun satisfied ka as a new graduate sa engineering field. Kung sa Pilipinas kang katrabaho, compare mo dito, halos more or less 3 times yung sahod mo dito. Ganun yung comparing. Pero, hindi ko pwede. Bigyan na lang kita ng range. So, not less than 40,000 pesos, oh, and not God! More than 70. Wow! Binigyan pa, or 36, more than 80. So bigyan tayo ng range siya from 40,000 wow! to 80,000. That's the range only, pero hindi kita bigyan ng exact kasi bawal yun. And depende naman kasi sa mga company, may mga company na audit talaga. So sa mga audit kasi bumabawi ang mga empleyado dito or yung mga workers dito. Okay, next topic tayo. Mahias Vlog, shoutout sa'yo. Dito ba college graduate dyan? So, may mga nakausap ako pag factory worker. I think kahit high school graduate lang, as long as meron ang experience. Pero kung ang kukunin mo ay engineering field or mga engineering works, katulad namin ay kailangan talaga is diploma or college degree ka. Kasi yung field na papasukin mo for engineering aspects naman. Yun lang. Kailangan po ay graduate. Kung factory worker po, kahit high school graduate po, pwede. As long as you have an experience and fit to work ka. And next tayo kay Musikerong Marks. Shoutout sa'yo. Sir, sa yung test engineer ba dyan, kahit hindi engineering course, qualify ba plan ko mag-transfer? I don't think so. Yung test engineer ba dyan? Kailangan ba engineering course? Pag sinabi kasi guys engineer, dapat meron kang qualified
kahit may engineering course, as long as you are ComSci, computer engineering course, IT, pwede po, matanggap po sila ng ganung field. Pero hindi ko rin, ano, hindi ko rin siya ma-assure sa inyo guys, ha. Tapos pala, gusto niya, may pro-course fee po ba dyan sa KYEC? So, in my case, wala po kami binabayaran ng broker's fee. Until now, wala po kami binabayaran. So, next naman tayo. So, kay Rico, Ricardo, sir, pasensya na ha, nasabi ko na kanina yung range ng sa akin dito. So, from 40 to 80. Peso yan guys, peso, hindi NT ha. From John Paul Capale. So shout out sa iyo John Paul Capale. Pwede ba daw ba nang stay out dyan? Pwede ba daw stay out before pumapayag ang company na mag-stay out? But since we have an pandemic, hindi nila ina-allow na mag-stay out kasi nga syempre kailangan nilang sumunod dun sa monitoring na ginagawa ng company. It is a safety for you guys, safety for the company and safety for the environment na nakasama mo. So kaya ngayon bawal pa, pero before pwede, pwede, pero ngayon hindi pwede. And Lee Anthony Sibag, shout out sa iyo. Sir, ask ko lang, pang ilan company mo na yan sa Taiwan? So, nagtanong siya sa akin kasi sinabi ko, pinakamagandang company is yung company ko ngayon. So, sir, pang first time lang, first timer lang po ako dito sa Taiwan. Kaya, shoutout sa'yo. Kay Dang Dang, shoutout po sa inyo. Ay, sir, sana siyang training. Wala po kami specific training na ginawa sa Pilipinas. At as long as you have an experience sa semicon and manufacturing, pasok din po kayo at qualified din po kayo. Kahit ko papasaw sa exam and then this interview, yun po, qualified po kayo. Hello sir, from Joanne Miss Lang. Hello sir, new subscribers po, ano ang agency nyo? Salamat po. Ang agency ko po ay iQuest Manpower Agency. Pro, sa ano yun? Sa Ermita, baba ng unahan lang talaga eh. Exact location eh, i-send ko na lang sa description below. So yun lang guys yung mga nag-comment, at try natin ulit nasagutin ang iba pang comment nila. So sa may mga katanungan dyan, welcome to comment guys. Kung may mga tanong kayo about sa kung ano ang kailangan nyo itanong, itanong nyo lang. So don't forget to subscribe to my channel guys, ha. And ano pa ba ang kailangan kong sabihin. So salamat po sa lahat na nag-comment. I appreciate your tanong. So yung mga tinanong nyo, at least nagka-idea kayo kung ano, nasagot ko sana siya ng naayon sa gusto nyo. So guys, disclaimer lang guys, ha, yung mga sinagot ko ngayong tanong is, it is my own opinion guys, ha, hindi ko pwedeng, and it's my experience, hindi pwedeng ibase nyo yan kung saan sa inyo, pero that's my experience guys. So ano pa ba ang maipapayo ko sa inyo para ma-qualified ka? So, number one, bigyan ko kayo ng 10 qualification. Number one, dapat ikaw ay 36 below. So, 36 below, kailangan 36 below ka. Kasi kung 37 and above ka, hindi ko alam, wala pa akong nabalita na nakapasok. Unless pa, oh, no! Na may mga kakilala ko na nakapunta rito pero overage na. At tanungin ko pa rin muna sila kung paano sila natanggap. Pero hindi sa manufacturing guys, ha, hindi rin sa mga factory workers, sa mga ibang field. And ano pa ba? Physically fit. Number 3, kailangan may well experience ka
not specifically specifically doon sa company papasukan mo, as long as you have an experience sa manufacturing, yung flow and the environment, kasi ang gusto nilang malaman na kailan na experience mo na doon. And fourth, kailangan po ang loob mo na mag-abroad ka talaga. Hindi pwede kasing pagdating dito ayaw mo na, uwi ka na, hindi ganun, ha? And fifth, dapat kailangan meron kang tiyaga, sipag at determination na gusto mo talaga siyang, gusto mo talaga makapunta rito. So yun yung mga qualification na alam ko na. And bawal din palang colorblind, yun, bawal palang colorblind dito sa kamalan, bawal ang colorblind. Nagets ko na kung bakit bawal ang colorblind, guys, kasi syempre may mga yung equipment dito, may mga color coding and meron silang designation ng mga ibang kulay. So kung magkamali ka ng pindot, kasi yung color nga, di ba, kung red, green or ano, yellow ba yan, hindi mo na-identify kagad kung anong pipindutin mo, pwede ka makasira. So yun yung kaya alam ko na disqualified nila yung colorblind. And lastly, ano pa ba? Tattoo. So may tattoo, pwede po may tattoo dito as long as hindi ganun kalaki, hindi naman nakikita at hindi ata dragon. Yun. So next, yun lang halos lahat ng mga alam ko. So kung may mga tanong kayo, guys, comment below lang, guys, ha? Kung may mga tanong kayo, anything na kaya ko sagutin, so comment below. So shoutout, guys, sa mga nanonood dyan. So my next vlog is tuturo ko naman sa inyo yung tips and experience ko and ano yung next experience ko sa exam. So from factory worker to engineer, gagawa ko ng exam, exam next week. So kung gusto mo mapanood yun, so please subscribe to my channel and please hit mo na ang notification bell para updated ka sa mga videos na i-upload ko. So bye bye, I hope you enjoy. Crossfire.